Julia, tingnan ko ang binubordahan mo. Huwag na, Kenyo. Huwag mo na tingnan. Masama ang pagkakayari. Nakakaya. Isang silip lamang. Ay, hindi ko ihipuin. Ganun lang. Sa ibang araw, pagkatapos na. Oo, ipakikita ko sa'yo. Ang mga daliri bang ito ng hubog kantila na anak ni Lanik sa mabuting garing ay mayayariin kayang hindi mainam? Hala na, tingnan ko lang. Huwag mo na akong tuyain. Pangit nga mga daliri ko. Bakit, Telio? Napagod ka ba? Masama ka palang mapagod. Masakit sa'yo? Nagalit tuloy. Nalulunod pala ito sa isang basong tubig. Ay. Anong lalo ng buntong hininga? Mas lalo ka pang pagagalitin. Julia, Julia, patawarin mo ako. Hindi na ako nagagalit. Masakit sa akin magalit ka at hindi laking bagay. Lumalaganap sa dibdib ang masadyanang tuwa. Ngayon at nakikita kong minarapat mong ilimbag sa panyong ito ang pangalan ko. Hindi ah. Nagkakamali ka. Hindi mo ko sa'yo ang panyong yan. Sinungaling. At kanino pangalan ito? A. Antonio. N. Narciso. At F. Flores. Hindi mo pangalan yan. Hindi pala akin. At kanino kaya? Sa among. Yan ay alik ko sa kanya ngayong kaarawan ng Pasko. Kung sa among mano sa demonyo, bakit ang letra ay A, N, at F? Oo nga, sapagkat ang A ay among. Mm. Ang N ay natin. Oh. At ang F ay fraile. Among nating fraile? Huwag mo akong agrahiin ang tungkol sa mga taong yan at madaling nagpapantin ang taya ko! Nakaganti na ako. Julia, magsabi ka ng katotohanan. Para sa kura nga ba? Kapag hindi ko sinilaban, sinungaling ako. Mangusap ka! Magsusula ko na! Huwag mong silangan ang tunay mong pangalan. Tuwing nababanggit mo ang kurang sukaban, nagigising ang galit at di Salamat.
Aba, narito ko pala sa inyo. Opo, pinakuha po lamang din ang pinabordahang mantel. Monica! Po! Monica! Po! Samahan mo nga yung si Tenyong at ibigay mo na rin ang kanyang mantel na kailangan. Opo! Maiwan ko na po muna kayo. Julia, akala ko ba'y nagkausap na tayo? Ay bakit naririto na naman yung Tenyong na yan? Inang, si Tenyong po'y pinsan ko makalawa at tulos ninyong isang marangal na tao at ilustrado. Alam na naman pong ipagtabuyan ko pa siya sa ating pamamahay. At nandiyan na nga ako. Oo nga't kamag-anakan at may pinag-aralan. Ngunit hindi ba yan yung pinag-aralan na yan ang nagiging sanhi ng kanyang pagkapilibustero? Aba, eh hindi malayong yan ang maging dahilan ng kapahamakan ng kanyang mga kamag-anakan. Siya nga pala. Papanito si Miguel mamaya kasama ang kanyang ama. Sana naman ay pagpakitaan mo sila ng mainam. Kung pumarito po sila, ay di kausapin niyo po. Aba, at bakit ganyan ang sagot mo sa akin? Wala po. Ano ba naman ang ikinaaayaw mo kay Miguel? Wala po. Hindi naman pangit. Lipi ng mabubuting tao, bugtong na anak, at nakakaliwa sa akin. Aba eh, ano ba naman ang hahangarin mo? Ang tanggapin pong mahilusay ng puso ko. Naku, ikaw, Julia, talagang ako natatawa lamang sa'yo. Ikaw nga ay bata pa. Ano bang puso-puso ang sinasabi mo? Oo nga't nung unang panahon, ang isang lalaki pag nangingibig, yan ay tinatanggap ng mga mata at dinadala dito sa puso. At kung ano ang itinitubok ng puso, yan ang nasusunod. Ngunit ngayon, iba na. Iba na ang takbo ng panahon ngayon. Ang isang lalaki ngayon, pag nangingibig, yan ay tinatanggap ng mga mata at dinadala dito sa isip. At kung ano ang sinasabi ng isip, yan ang pinaiiral. Ang puso ngayon ay hindi na gumaganap ng kanyang magandang katungkulan. Siya'y nagpapahingalay na nga lang. Nakasisindakin ako ang mga pangusap mo. Siyang tunay. Ako po ay hindi makasusunod sa masamang kalakaran ng panahon. Di po ako makatatakwil sa mga tapat ng gudyok ng aking puso. Ang sabihin mo ay hindi mo talagang maibaon sa limot yung Tenyong na yan. Inang. Wala. Teka mo, meron na akong tao. Narito pala kayo, Among. Wala. Mano po, Among. Julia. Mano po, Among. Exactly. Buenas, Juana. Miguel. Salamat. Juana, kumusta na ba ang buhay-buhay? Ay, mabuti po naman, Among. Napitan mo na. Baka po ako murahin eh. Bakit ka mumurahin, Gina? Umalis na po eh. Eh, kayo po naman, Among. Kumusta naman kayo? Ay, masama, Juana. Talaga yata itong pagkabuhay namin ay lagi na lamang sa hirap. Noong araw, kami ay walang inaasahang sweldo dahil nga sa kami alipin ang mga Friday. Ngayon nga kung sa bagay, eh kami nang namamahala. Wala pa rin kami kinikita. Wala na kasi nagpapamisa. Ang mga patay hindi na dinadapit. Kaya ngayon ko na paglilit na ang mga kabanalang ginagawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang tao lamang. Alinsulo sa malaking tao sa mga Friday. Kung sa labat dito, Iha. Ay, naku, ay totoo nga po yung sinasabi ninyo. Kaya, Juana, hindi malayong kami mga klirigo ay mauwi sa pagsasaka. Aba, itantuin naman ninyo kami mga pare ay hindi nabubuhay sa panay na hangin na lamang. Hindi, Iha. Mm-hmm. Eh, bakit po naman napakarami naman yata ninyong pinakakain mga dalagang pamangkin? sila yung mga ulilang inampung ko. Ay, Aling Julia, ay malapit na po. Aling po, malapit na. Ang Miguel. Aling ka na yan. At nagkaya rin na kami ng kanyang ina. Salamat. Ano ba pinagsasabi mo? Sinabi ko pong Julia ay Aling Julia. Wala ka namang pinagsasabi ko ni Pulos Julia ay Aling Julia. Hindi ka malang nagpahayag ng iyong pagsinta. Eh, sinabi ko pong malapit na. Malapit ng alin? Eh, tinatanong nga po sa akin kung ano ang malapit na eh. Hindi ko nasagutan eh. Oh, Igen, napakadungo mo. Umuwi na tayo, baka malata ka pa. Among, ay, baka magpapamisa pa kayo.
Ay, oo nga pala, Juana. Ako nga pala yung magpapamisa pa. Eh, kung galing mo ba kayo kaalis na? Oo, kamigaya. Maraming salamat sa inyong bisita, Among. Adios po, Among. Julia. Adios po, Among. Kamigaya ko na, oo. Ano, ayos na ba? Adios, Juana. Adios. Julia. Magpaalam ka. Miguel. Adios, Julia. Kapitan Tenyong! Ay, ano ba na? Andiyan ba si Mang Tenyong? Oo, nandiyan. Na paano ka, Lucas? Mang Tenyong, si tatang mo po natakit ng voluntaryo sa Santa Maria. Ha? Tiyan, natinikit si tatang? Opo. Aba, ay saan kaya dinala? Eh, sa Bulacan daw po dadalhin eh. Tiya, ako muna yung paparoon at susundan si tatang. Tenyong! Eh, naku Tenyong, mabuti pa yung mauna ka na muna. At kami ni Julia ay susunod na lang. Mag-ingat ka sana, Tenyong. Tayo, Lucas. Julia, aba, ikaw ba'y talagang nababaliw na? Aba, inalalaman mo nang yung mga Kastila na pinag-iinita lang yung chewing ko? Ikaw naman ay gusto mo pa pumunta doon? Inang, ngayon tayo kailangan ng Tio Ingo. Ngayon pa ba natin sila pababayaan? Sino pa ba naman ang magdadamayan kundi tayo na rin magkakamag-anak? Ang sabihin mo ay hindi mo matiis na hindi tulungan yung Tenyong na yan. Yan ang tunay na dahilan, hindi ba? Opo, Inang. Ngunit yan ay hindi ko ikinahihiya. Sapagkat si Tenyong ay isang lalaking dapat ikarangan ng sino mong babae. O at siya'y nakaririwasa. Ngunit ang lahat ng yaman ay tatalikuran niya. Kung gayon ang hihingi ng kanyang paninindigan. Si Tenyong po ay may malasakit sa kanyang kapwa at sa bayan. Sana po ay Inang ay makita ninyo yan. Julia, saan ka pupunta? Nagdami sa Tio Ingo. Julia, nahubos! Tinig ka! Naku, almuling ka po! Ano, samahan mo yung bata na yan? Dali! Ayaw po! Mariyosi, ay napakatigas! Ay, Julia! Tayo na dalawin natin mga taga rito sa atin. Dalhan sila ng mapakain at isa na ilimit. Nakubos ng lalaki, lahat na inuli. Labis ang panapin, baon na tapin. Marami pa ang lalaki, marami pa. Sasabay at nahandang tunay dahil sa lahat ng bagay. Mangyaring kamitigil at mga lalaking walang damdam, lalaki pang naturin at ipurunong panindigan. Kami rito'y nakalaan magtanggol sa kahinaan. Di urong sa sinuman, walang takot sa kalaban. Wala rito ang lamanan, wala rito ang putukan. Sampok ang mara, tungkiyo kainanan. Huwag na kami pagalitan. Narito may dahilan. Ay, matanda na ako na lang ang pag-asa. Ako po'y may kapansanang magiging pabigat lamang. Kami po'y nangasahayan, taglamasit, taglamatman. Kami nagulat sa mga kilos ng kalaban. Halina't ating dalawan, kaibigat ka mag-anak. Makikita ko si tatang. Kakakuy gayon din naman. Asawa'y pero ay na.
man mason, Rael Filibustero. Sapagkat, kung siya sumulat, maraming ka. Kabayo. Ka. Hindi ko ako kabayo. Hindi ko sinasabing kabayo ikaw, kundi kung isulat niya ang kabayo, may ka. Ang lahat ng te, pinapalitan ng ka. Masamang tao ito. Mabuti mamatay siya. Marcello, si Kapitan Tipon, si Kapitan Miguel, at ang Juas de Paz ay daragdaganan. Rasyon. Hindi naman ho sila kumakain. Hindi ang rasyon ang pagkain na sinasabi kong daragdagan. Ay ano kung hindi sila kumain, mabuti ngay mamatay silang lahat. Ang sinasabi kong daragdagan ay rasyon ng palo. Maraming palo, 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 palo. Ang kailangan. Amo sa katunayan naman po eh. Naku, hirap na po ang kanilang mga katawan. Naku, nakakaawa ko sila kung magsiga eh. Isang linggo na nga ho itong paluwang ito. At isang linggo na rin yung silang walang katulog-tulog. Loko ito! Anon awa-awa? Ngayon, wala ng awa-awa. Duro kay duro. Awa-awa. Ilan ka ba na rasyon niyo? Rasyon na palo, ha? Naku, dati natin ko ay naku, tatlong kaban ho, at makaikatlo sa isang araw tinutuluyan. Ngayon ho eh, limang kaban ho at makalima sa isang araw. Sa makatuwid ay, limang beses 25. At maliman 125 ay hustong 625. Kulang pa. Marcello! Maraming salamat mga amo ko. Naku, aray ko. Kahapon, ilan na namatay? Ay, naku, walo po sana. Kaso po kanina pong umaga, naku, nag-impit ko na lamang. Bakit ganun? Nangyari po kasi si Kapitan Ingo po ay pinagsaulan ng hininga. Si Kapitan Ingo? Pinagsaulan ng hininga? Narito si Kapitan Aputin at ibig daw makita si Kapitan Ingo na asawa niya. Kung gano'n ay hindi na mamamatay si Kapitan Ingo? Naku, mamamatay po. Mamamatay ng walang pagsala, amo. Naku, sa katunayan, amo. Naku po, ang kanil pong mga hita ay wala lang naman dahil sa aming kapapalo. Ay, tonto! Estupido! Tapos ang kanil pong mga braso, naku, kitang-kita na po ang mga buto. Nagigit-git na nga po sa pagkakagapos. May buhay pusa si Kapitan Ingo. Nasaan siya ngayon? Naku, nandito sa kabilang silid. Pinapalo pa ho namin. Mabuti. Marcello! Huwag mo kalilimutan na si Kapitan Ingo ay araw-araw papaluin. At ibibilan. At bubusan ng tubig ang ilon. At huwag bibigyan ang mabuting tulugan, ha? Ay, hindi ko bibigyan. Kumpanyer, Estraido Dinero para ang gobernador? Si Estraido. Muy bien. Marcello, dalhin dito si Kapitan Ingo. Ay, naku, hindi ho. Sandali na ho. Kinung. Kaya tonto, estupido. May nakalimutan ho ako. Hindi nga pala ho siya makakalakad. Basta hindi ito pati ng paban! Indetinende! Que malo! Kapitan Aputin, Manadal, parito kayo. Kapitan Aputin, ngayon makikita mo na ang tao mo. Dadalhin dito. At sinabi ko sa Alcaide na huwag nang papaluin. Huwag nang ibibilan. At ipinagbilin ko na bigyan siya ng mabuting tulugan. Salamat po, Amo. Bueno, kumiyakat muna sandali sa gobernador at sasabihin namin na pawala na lahat ng bilanggo. Kaawa-awa naman sila. Opo, Amo. Ano po, Amo? Papayaan mo natin yun. Ano po, Amo? Después de estar al gobernador a Manila, cogeremos el tren en la estación de Giginto. Es necesario decir a general que empiece ya a fusilar a los ricos ilustrados de la provincia. Porque esto va mal. Ya lo creo que va mal. Sí, sí. ¡A fusilar! ¡A fusilar!
Ganyan! Kay sama mong bata, bakit pa hindi ka humalik ng kamay sa amo? Inang, ang mga kamay pong nanatay ng kapwa ay di dapat haggan. Huwag ka pong maniniwalang sasabihin nila sa gobernador na si Tatang ay pawalan. Bagkus pa ang ipagbibiling patay na ng tuluyan. Hindi! Ay maghihiwalay ng walang sala. Bunso ko, huwag mong pababayaan ang inang mo. Ingo! Puting. Ay, puting. Ingo! Wala! Lalo ako eh, kinihayin ko na kayo maghalang. Diyos na may kapangyarihan! Anong pinagkalaw ang ganitong hirap? Ang dalawang braso'y kit-kit ng langan, naglabas ang buto sa mga tinalian. Ipos na ng sugat ang buong katawan. Nakahambal ay ang anyo ihangang. Ang lahat ng ito'y gawa ng pari. Nasa Pilipinas siyang naghari. Lalang ni Lucifer sa demonyong lahi. Kay Satang manupit nakikiugali. Pag namatay ka, o ama kong ibig, asahan mo pa at igaganti kang pilit. Kahit na ano ang aking masabit, sa ulo ng fraile, isa sa kikitil. Tariman yata lahat niyang laman butot sa puta ba? Di makakabayad sa utang na madla. Di na kinabagan kahit kandiman pariseo sa itaig sa magpahirap. Oo, di matingnan puso ko'y sinusugan sa ginawa kay anak. Ang awa ay nilibot sa kalupitan. Waring mukha, mukha ng bangkay. Diyos, makakaputol ng aking dibdib. At Diyos, mga kababayan, ako sana inyong patawarin. Naluoy na yata ang puso ng mga Kastila. Ang buong katawan ko.
Inang, nakasanunin yung inyong loob. Inang! Pakitulungan na po ako. Pakiuwi na po siya. Langit na mataas. Mga kasama, magsikuan mga gulot at ma-revolver ay dalhin. Meron akong iniingatan. Ako may meron din. Ay na, sa isa siya nagiginto. Alam mo ba sila yung nagsisilulan? Oo, walang pagsala. At narinig ko ang salitaan nila. At nabatid ko tuloy na sasabihin daw nila sa emeral na tayo pagbabaralin na. Mga walang pasahan! At ang palasan! Wala! Ay! Huli, ako'y laon ang hinihintay ng mga kapatid. Ngunit ang iyong ina, makukuha mo bang lisanis sa ganitong pagdadalamhati? Ngayon wala nang iyong ama, sino na ngayon ang kanyang babalingan kundi ikaw ang nagbuktong niyang anak? Masakit sa loob ko, Julia, ang iwanan ng aking ina sa kanyang pagluluksa. Ngunit iniluluhog ko sa iyo, Julia, na kalingain mo siya, alang-alang sa paglingap mo sa akin. Hari naman ipaliwanag mo sa kanya na ang paglisan kong ito'y di paglimot, kundi pagdakila pa nga sa alaala ng yumao kong ama. Maasahan mo ang aking paglinap, ngunit titiyak ko magturog mo pa rin ang kanyang puso. Walang alinlangan, Julia. Ngunit ulit-ulitin mo sana sa kanya na iniiwan ko ang aking ina dahil sa panawagan ng ina nating lahat na nangangailangan ng tunay na pagdamay. Dito sa dibdib ko tumitimo ang nakalulunos niyang himutok, ang nakapanlulumo niyang daing. Mga anak ko, Aniya! Ngayon kapanahon ng ako'y ibangon na ninyo sa pagkalugami. Oras na, Julia, ng paglagot sa matibay na tanikal ang mahigit sa 300 taong sinasangayag. Hindi dapat tulutang mga iyaanak natin ay magising pa sa kalagim-lagim na kaalipinan. Wala akong maitututol. Tanggapin na lamang huling tagubilin. Kung sakasakaling irog ko'y ika'y masaktan, ipahatid agad sa aking kandungan. Ang mga sugat mo'y aking huhugasan ng masaganang luhang sa matay nunukal. Sa Diyos nananalig. Puso ko'y dinadalo ng malaking hapis. Huwag mamanglaw. Huwag ipagdusa ang aking pagpanaw. Mangungulimlim na ang samatang ilaw. Ang ulap ko'y di mananatili. Darating ng ibig ang pagluluwalhati. Tenyong ng buon ko'y kahimalawali. Magliliwayway ulit, dilim ay mapawi. Huwag kang matakot. Huwag kang magdusa. Ako'y tutupad sa aking panata. Sa pakikialib sa ating mga kasama. Aming tutubusin ang inaniping ina. At ikaw, irog ko, itatago sa loob ng dibdib sa tabi ng puso, nang di malubos ang pagkasipayo. Sa mga sakuna, ika'y kalaguyo. Balak mo aring puso na matinding lumpay. Bumalik kang agad, hindi ka matay. Kulang aking sinta. O tenyong ng buhay. Malayo sa piling ko, ngunit ako'y kailangan ng ating minang bayan. Laging at saligay ako'y nasa'yo, kahit na imatartal kita awa, pag-asa ko ay ikaw sinta. At kahit sa libingan, ikaw pa rin sinta. Suma ko'y asahan mo, hindi magbabago. Iwas ang magaling lana. Oh,
Oo, bakit? Sasama kami! Nina, napakabata mo pa. Hindi ka maaring sumama sa amin. Bakit? Ang mga bata pa katulad namin ay hindi marunong magmahal sa sarili nilang bayan? Sumisidhi ang aking pag-ibig sa kalikasan. Ay po! Gustong-gusto kong nakakita ng mga puno, ng mga halaman, ng mga tanim, ng mga hayop, ng mga paro-paro, mga bulaklak. Alam mo kung bakit? Ay, hindi po! Kasi ang tingin ko, nahihintulad sila sa ating dalawa eh. Ako'y isang pagpapo, nalilipat-lipat sa mga tulang.
kaya ka, titibok ko sa kalwa. Mayakos kita, sinta, kung ako'y magmahal sinta. Lili-lili-lili-gaya ka, tingin mo ang binig ko, at di ka nagtatang sa to. Kung ako'y magmahal sinta, lili-lili-gaya ka, titibok ko sa kalwa. Mayakos kita, sinta, kung ako'y magmahal sinta, lili-lili-lili-gaya ka. Hindi mo ang bida ko, makikinigan ko ba? Ako'y isang pamparo, nalilipat-lipat sa mga bulaklak. Nang aking masamyo ang bangong pangaliw sa tinukso, siya pa kaya na isang tao lamang? Natukso po marahil. Ngunit ang malamuyot sa pagtataksil, hindi kailanman. Kilala ko po si Tenyong. Di niya magago ang paglaruan ng aking puso. At lalong di niya tatalikuran ang aming naging sumpaan. Inang, mahal ko po si Tenyong. Kamatayan ang makapaghihiwalay sa amin. Julia, ako'y matanda na. Alalahanin mo naman sana ako. Ang nais ko lamang naman ay ang makita kang lumagay sa tahimik kasama ang isang kabyak na magbibigay sa'yo ng isang matiwasay na kabuhayan. Bago man lamang magpantay ang aking mga paa, ay ibig kong masilayan ang unang ngiti ng aking panganay na apo. Eh, masamang ba naman hangarin ko yung mga bagay na yan? Ay, ewan ko ba? Inang! Babalik si Tenyong! Ipinapangako ko sa iyo, babalik siya!
Aling Hulya! Aling Hulya, magandang araw po! Aling Hulya! Lucas! Ay! Pinatatawag niyo po ako. Nalalaman mo ba kung saan naroon si Mama Antenyo? Hindi po! Ngunit kung kailangan mo'y aking mahanap. Salamat, Lucas. Magsabi lang tayo at ako'y natatalaga. Ihatid mo lamang sa kanyang sulat na ito. Huwag po kayo mag-alala. Asahan niyo po at makakarating sa kanyang mga pahalag ang pahatid yung sulat. Kung wala na po kayong iuutos, tutuloy na po ako. Wala nang iba. Ngunit, kahit manawari, Lucas, makabalik ka kaagad. Sabihin ko rin sa kanila na dito ay wala nang mga Kastila. Iniwan at sukat itong bayan. Opo, yung mga Kastila po, iniwan at tayo. Sige po, sige po. Sandali. Sige, tumulay ka na lang. Hulya! Hulya! Salamat at ngayon mapapanood ko na ang liwanag ni Febo. Narito na naman ito. Babagitin din naman ito ang buwan, araw at mga bituin. Pagkatapos ay susunod pa man din ang hamog sa parang, ang mula na talimuong, ang huni ng ibon, at... Bakit ba kuya ayaw mong sasagutin? At talang maliwanag, taig mo ang araw ng bagong sumisikap. Miguel, totoo masakit ang ulo ko. Huwag mo kong kakausapin. Damdam ko'y makarinig lamang ng salitaan ay parang ingatkat ka ng asong ulo ko. At ang kumakausap sa akin ay iibig kong... Ay, salamat at ako ngayon iniibig mo na. O marikit na Venus! At bakit? Sino may sabi sa'yo? Dahil sa wika mong ang kumausap sa'yo, ibig mo na? Ang ibig kong sabihin, ang kumakausap sa akin ay ibig ko ng tiktikin. Nalaman mo ba, mating matapang? Ako'y Venus, siya'y mate. Kulang na lamang ang engkanto. Hulya niya ring dibdib, hulya aking ibig, nasa kong masilip, ganda at dikit. Anong dikit? Ikaw ay ibig, sa puso ay natanim, hindi maninimugin, magpapang paglibig. Pumadyak-padyak na at nilisan ako. Oh, Hulya naman. Ano po
yun. Eh, bakit naman kinakausap ka lamang ni Miguel eh? Nagmamaktol ka na. Inang, sinabi ko na po sa kanya na huwag niya akong kakausapin. Dahil totoong masakit ang ulo ko. Eh, mas lalo pa akong kinausap ng kinausap. Ako raw po'y Bebo, Tala, Venus, at ang dami pa pong sinasabi. Naku, eh, ganun pala naman, Miguel eh. Eh, hulya na lamang ang itatawag mo sa kanya. Huwag mo na siyang tatawagin ng pabo o ng dilabangos o kung ano-ano pang mga ibang bagay. Naku, kayong dalawa, hindi ko kayo maintindihan. Eh, teka muna, ang tatang mo ba'y hindi paparito? Paparito na po. Dumaan po lamang sa bahay ni Piskal Manuel. Ganun ba? Naku, eh baka naman kung ano-ano pang gagawin ng tatang mo, eh sabihin mo huwag nang magbasag ulo at ang yano ay mainam pa sa mata. Hindi po maaari. Si tatang ko'y ayaw kundi ingrande. Sisita pa daw po ng orkesta at pasisindihan pa ang simbahan. Ito na po si tatang. Kumusta balay? Hindi ka ba nagkakasakit? Ay, hindi naman po. Gaya rin ng dati. Eh, kayo naman po. Kumusta naman kayo? Mabuti. Gaya ng dati. Si Miguel lamang itong parating sinisinat. Naku, baka yan ho yung sinasabi nilang lagnat-laki. Alam naman ninyo yung anak ninyo. Tignan ninyo, napakabilis ng pagkakalaki. Aba, eh parang kailan lamang nakikita ko rito tatakbo-takbong wala sa lawan. Ay, tignan ninyo ngayon at parang binubunot ang pagtaas. Alam mo kasi, Balay, nung isang Sabado di Gloria na hindi ko na matanda kung anong taon, eh, pagkadinig na pagkadinig ko ng dumpikan ng kampana eh, binitbit ko kagad sa dalawang tenga si Miguel at pinalundag ng pinalundag. Ayan, humaba ng humaba. Si Julia. Nandiyan po sa loob. Hayaan niyo tawagin ko. Julia! Julia! Ano po, Inang? Ay, halika, anak, at ikaw ay hinahanap ng bibyananin mo. Iya. Alam mo naman, ikaw gusto kong mamili ng mga gagamitin mo sa iyong kasal. Opo. Kahit kabigat talaga ng dugo ko sa matandang ito, mukha ang manununog. Balae, meron sana ako isang munting bagay na ipakikiusap sa'yo kung maaari. Aba, ay magsabi ka po. Alam naman ninyo kung makakaya din lamang. Ay kung anong inyong mahiling, ay siyang nagaganap. Yamang handa na rin lamang ang lahat. Eh, huwag na nating hintayin pa ang 25 ng papasok na buwan. Eh, idaos na natin sa darating na Sabado ang kasala ng mga bunso. Ay, hayaan niyo po, tatanungin ko muna si Julia kung ang kanyang loob ay handa na. Sige. Julia, anak, pinakikiusap ng iyong bibyananin na yayamang din lamang daw nakahanda na ang lahat. Ay, baka naman daw maaaring huwag na nating hintayin pa 25. Baka daw maaaring sa darating na Sabado ay idaos ng inyong kasal. Inang, sabihin niyo po sa kanila na ang kabayanan na ang oras na pinagkasunduan. At bakit po madaraan sa madalian? Eh siya nga naman daw po, maghintay na lang tayo. Di, maghintay. Miguel. Po. Mauna ka nang umuwi at dumaan ka sa bahay ni Piskal Manuel. Opo. At sabihin mo sa kanyang hindi na muna matutuloy sa Sabado, hane? Opo, opo. O sige, magpaalam ka na. Iyayaon na po ako, Aling Juana. O sige, Miguel. Julia! Adios, Julia! Adios! Balae. Ako'y... Ako'y... Aba? Masama? Ano po yun? Ako'y may sasabihin sana sa inyo, pero huwag saan kayo magagaling. Ay, bakit naman po ako magagaling? At huwag rin kayo tatawa. Ano namang daming bilin? Huwag akong magagalit, huwag akong tatawa. At bakit po naman ako hindi tatawa kung totoo naman mong nakakatawa ang inyong sasabihin? Bakit po ninyo ako ayaw tumawa? Ako po ba'y kukunan ninyo ng larawan? Hindi. Sapagkat ang larawan mo'y malaon ang nakaukit sa aking puso. Ay, parang akong binata akong magsalita. Ngunit, sige na po, at bilis-bilisan nila at ako'y matatawa na. Juana, tantuin ang ipagsasaysay. Ikay, walang anak kundi si Julia lamang na malapit ka ng lisanin. At sa iyo'y wala nang titingin. Ako naman ay walang anak kundi si Miguel lamang na malapit na rin akong lisanin. At sa akin ay wala rin titingin.
Hindi ba nararapat lamang sa mga bagay na ito na ang dalawang pinag-iwan ang siyang dapat magsama at ang sila naman ang magtinginan? Ay, magaling akong umisip ng kagamutan. Ngunit tayo po'y hindi na maaaring magtinginan. Hindi na po tayo totoong tayo po'y matatanda na. Ang ating pong mga mata ay malalabo na. Subukan ta kong malabo nga. Pangahas na matanda! Dapat na ikahiya, wala.
Hindi pa napatang si Kapitan. Lagi na lang siyang malungkot. Parang hindi na siya sumaya. Siya nga sa rento. Pari, lagi may iniisip. Tapos pagdating ng labanan, galak na galak. Kulang lang sumaya. Talaga yata may pusong bayani. Talagang matapang si Kapitan Tenyo. Kapitan Tenyo, wala nang nalalabing tahanan ng mga kaway kundi yung nasa dakong kaliwa na siyang nasasapiling ng huling burol. Sa mga tuwid, Aking General, kung mag-ayos natin ang destakamentong yan, ay malilisan na natin itong kaparangan? Oo, Kapitan Tenyum. Tawagin mo po ang Sorrento at papasok nilalaman dito. Sorrento? Sorrento, Kapitan. Lipulin lahat ang mga kawan at basahin mo ang talata ng mga tagubilin ng ating general. Mga kasama, may balikan nalang ating general. Kasi paganda. Kasasaad dito. Una, sa loob ng madaling panahon ay ating lilisanin ang buhok na ito. Ikalawa, lulusubin sa mga araw na ito ang mga nalalabing tahanan ng mga kalaban. Ikatlo, ang mga kumbeto ay sasalakayin at pagpapatayin ng mga pari. Sa mga tao ito ay walang patawad, ang masamang nilipi ay dapat lipulin. Ikaapat, ang mga babae, bata't matanda, ay maglalapas sa manin. Ikalima, ang mga hindi taga rito at hindi namang Kastila ay pagpapalain. Ika-anim, ang mga may sugat, kahit nakaaway ha, ampunin. General, meron po isang taga-bahay na nais makapanay ang mga ating kapital. Paparituhin. Doon po kayo, Ginoo. Tignan po sila ng magandang araw. Lucas, mabuti natutunan mo ito kami. General, kilala ko po itong taong ito. Mabuting tao po ito. Opo, opo. Sige po, General. Ay, Kapitan Tenyo, Lucas, ang isip ko po hindi ko na kayo makikita. Oh. Ang tagal-tagal ko na pong lakad ng lakad, walang makapagturo sa akin. Katakot-takot pong sakit ang dinanas ko bago ko naranas itong nasapit itong lugar niyo. Bakit? Eh, napagbog po ako eh. Ano pa kala niyo rin sa damit ko, sumusunod lang sa uso? Ano ba nangyari sa'yo? Nahulog ka ba sa kamay ng kaaway? Kaaway po at hindi kaaway, gumulpi po sa akin eh. Hindi ko yata mawatasan, magsaysay ka. Ay, ganun po ay. Na ako'y makalabas ng bayan. Nakabunggo ko isang grupo ng taliba. Oh. Ako'y hiniyawan nila! Kambibe! Bay, nung makita kong maraming nagasuot sundalo Kastila, oh. Ako'y sumagot, galak na galak, Espanya! Naglabasan po'y mga nagkukubliyang kasamahan. Mm. At ako'y pinagtulungan gultihin, katakot-takot. Yung pala yung mga tunay nga sundalo Kastila, oh. Ngunit nagsilipat na sa kapwa Tagalog. Ay, di sana nagpakilala ka. Ay, ganun pa ang ginawa ko. Oh. Kaya sa mabait na salitaan ako inalpasan. Oh, buti naman. Itituloy po ako. Oh. Paglakad ko, kaginsa-ginsa, ang nakasagwa pa ako naman isang pulutong na mga naka-uniforming katipunan. Oh. Ako'y sinigawan nila. Sino ka? Aling sunod sa kanilang pananamit at anyo. Ako'y galak na galak, sumagot, katipunan. Pinagpapalupo ako ng mga baril nila. Paano walang awa ang pinigay sa akin? Bakit naman? Eh, hindi pala tunay na katipunan. Eh, sino sila? Mga bebe! Oh. Nagpanggap katipunan para makapaniktik dito sa atin. Ah, ganun? Oo. Eh, pero yung mga sumusunod na pagkakataon, mm. Kapag may nagtatanong sa atin, oh. Bago ko sagutin, ako mismo nagtatanong muna sa kanila. Oh. Ganito. Ikaw ba'y isang tunay na Kastila? O isang tunay na katipunan? Dinuduluhan ko pa ng ganito. Di kasi akong makapaniwala sa iyong pananamit! Pak! 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 Ganun po. Mabuti nga ang ganun. Ngunit, ako ba talaga ang sadya mo? Oh? Ay, oo! Oh. Meron akong dalang sulat. Sulat? Saan? Saan? Sandali lang po. Nako. Sulat? Kanino galing ito? Babasahin niyo ng Julia, malalaman niyo kung kanino galing. Kay Julia? Opo. Ano kaya nangyari? Tenyong ko. Umayon tayo sa kalooban ng langit. Ang inang mo'y noong ding araw na umalis ka, ay binawian ng buhay ng may kapal. Pag-ilangin.
pinipili ba ang nagsipatay sa aking mga magulang? Nagbabansag ba waring mga kahalili ng Diyos? Ang Diyos ay hindi humahalili kanino paman. Kaya yung mga ganit na halimang nakahalili ng demonyo dito sa ibabaw ng lupa! Kang pumarito at ako'y iligtas mo sa malaking kapaniban. Marahil ito'y siya kung ikamamatay. Ako'y ipinagkayarina ni Inang kay Miguel na anak ni Kapitang Tadeo. Iginagayak nila ang pagkakasal sa akin sa 25 ng papasok na buwan. Kung narito ka, kaipalay matuturuan mo ako ng mabuting paraan nang ito'y aking maiwasan. O kung dili kaya'y makapagsasabi na tayo kay Inang ng katotohanan. Tenyong ko, huwag mo kong pabayaan. Thank you.
parati kong karamay at malayo pa sa akin ang aking minamahal. Masapat magbabalik hanggang ka sa habis ang aking ng kamatay. Basahin mo po, General, ang sulat na hatid sa akin ni Lucas. Basahin mo po na kayong makita kung may puso pang ipagbabata. Mga kaawa-awa, ako po'y dumadamay sa matinding mong dalamhati, Kapitan Tenyong. Sa una mong sakit ay wala akong maihahatol kundi ang tumalaga sa utos ng Diyos. Ngunit sa ikalawa ay huwag kang mag-alala. Pagkat ako'y nangangako sa'yo na hindi ko pababayaan ang mangyari ang kanilang mga balak. Ang liko nilang munukala ay hindi ko dudulutang maganap. Nalalaman mo naman, Kapitan Tenyong, na matapos lang masupil ang mga destekamentong nalalabi ng mga kaaway, ay ating ililipat ang kwartel nila dito sa iyong bayan. Kaya nga ako tuloy ang tatayong saksi sa iyong pagtanggap ng mahalagang sakramento ng matrimonyo. General, di pa man ho nangyayari, nagbibigay na po ako sa inyo ng di kakaunting pasasalamat. Ito hindi buo utang, kundi kusa ng loob ko upang mapakilala ko ng aking pagdamay sa mga taong katulad mo na may pusong bayani. Ako'y paparoon muna dadaanan ng tingin ng mga kura-kura ang kinatataguan ng ating mga kawal. Diyan ka na, Kapitan Tenyong. Adios, General. Adios. Lucas. Lucas, nang di ka na maabalang lubos, eh ngayon din sasagutin ang liham natin mo. Opo. May mga kalaban! Marahil ang malapit ang putukan! Naligaw ang mga hukbong yan! Tuloy na nakatuon ang mga hindi ang mga kawal! Mga kapati! Huwag sasayangin ang tulog! Huwag mga putok at hindi mo nalakasakamad! Tayo na! Tayo na! Lucas! Hindi ko naman aras sagutin ang liham natin mo! Yumaon ko na baka sampung ikaw ay mapahamak at wala na mga pagbalita kay Julia! Sabihin mo na mga kay Julia, ako'y uuwi na! Lucas! Huwag masirang loob! Malayo pa ang putukan! Sampo! Sa ikawing kanan! Sampo! Ito! Santa na sa kapit na ba ako'y kanilang habulin? Tatakbo akong matulin na hindi nila abutin. Ay, San Antol, San Pedro, San Juan, huwag ninyong payaga, si Lucas ay tamaan. Walang nakamamatay, ay nakakatakot. Nabay walang gulo! Narito na ang putang! Ako'y hindi tumag. Mamayin ko sila lahat. Kaya lamang ako'y nasisita. Madalas nagulo.
Banda kayo! Bruneta! Parang banda sa mga sinang pangguso! Nalilangin at tayo pinasimulong sa damang kanan! Kasagutan, siya naman pong dumating yung mga kalaban eh. Nang kalaban? Oh. Kung gayon, mapapalaban sa Tenyo? Yeah. Hindi kaya masugatan. Kay laking panganib. Bakit ba nasabi ko pa? Eh, Aling Julia, nung umalis po ako, parang napansin ko nagbubusan ng mais si Kapitan Tenyo eh. Eh, ang sabi sa akin, umuwi na raw ako at baka sampung ako'y mapahamak pa walang makapagbalita sa inyo. Sabagay, ako'y natatalagang tumulong sa kanila. Pagkat ibig na ibig ko ng putukan, hindi ako natatakot sa putukan eh. Ikaw nga oh, hindi ka pa tumulong sa kanila eh. Sila po ang ayaw eh. Ano pa talaga ang bilin sa'yo? Ay, sabihin ko raw po sa inyo na siya'y papauwi na. Maasahan ko kaya? Marahil po! Maliban na kung magkaroon siya ng ligam-gam. Ay, tutuloy na po ako. Oo, Lucas. Marami na akong utang sa'yo. Salamat! Wala po, ano man. Sige po, yayaon na ako. Siya nga pala, Julia. BBC
bibigyan sa'yo mamaya. Sana naman ay pagpakitaan mo siya ng mainam. Inang, alam ninyo ang pagharap sa lalaki niya ay pagbibigay ko na lamang sa inyong kahihiyan. Ay, salamat naman. Aba, siya nga pala. Meron nga palang dumating na sulat dito. Para yata ito sa'yo. Oo nga, para sa'yo. Galing daw ito sa General ng Destacamento ni Tenyo. Diyos ko! Ano kaya'y sinasaad? Pinipining Hulya bilang general ng hukbong kinabibilangan ng magiting na si Kapitan Antonio Flores. Inaago ko ang masakit na pananagutang ito na ipaalam sa inyo na noong nakaraang linggo, ikapito ng Mayo ng taong kasalukuyan, ay tinamaan si Kapitan Flores ng 3 bala ng mga makabebe sa balikat at dibdib. Buong tapang pa rin lumaban ang kapitan, ngunit sa dami ng dugong tumagas sa kanyang katawan at sa kawalan ng mediko, ay tuloy na nanghina ang kapitan. Noong 10 ng Mayo, kasumpa-sumpang araw ng pagdadalamhati, ay pinadala ko ang kapitan sa pinakamalapit na pagamutan sa Dakong Nayon. Ngunit sila'y sinalakay ng lapastangan at wala na kaming narinig pa. Subalit bago siya yumao, ay pinangako niya na iuulat sa inyo ang kanyang naging sakna. At ito nga pong aking ginaganap ngayon ng tigib kalungkutan. Sumasa inyo, General Leon Villa. Mo ko iniwan. Wala nang saysay ang aking buhay. Tuloy na ang aking pagkapariwara. Hulya, anak. Kalangayin mo ang iyong loob. Narito akong ina mo. Ikaw ay aking dadamayan. Magpakailanman. Pagbalik, haguin ka sa akin ng kamatayan, mailigtas kita. Magandang araw, Aling Hulya. Lucas! Tila po sa simbahan ang tuloy natin, ah. Oo, at ako'y mag-uumpisal. Ah. Hindi mo pa nalalaman na bukas ako'y ikakasal na kay Miguel? Ho? Bukas ho? Bukas ho ba'y 25 na? Oo nga, kayo'y 24 na. Tingnan mo nga naman, di ko na naalala. Tapos na, Lucas. Wala na. Si Tenyo nga may kasalanan ng lahat ng ito. Ay, Aling Hulya. Ako rin po, hindi ko na alam kung napapaano na po si Kapitan Tenyo eh. Ako'y may naisipang paraan. Oh? Upang maiwasan ang sakunang ito. Ay, sabihin niyo po kung paano. Kung makakatulong ko, talaga tutulong ako. Ikaw nga kailangan ko dito. Opo. Itakas mo ako ngayon din. Eh, sige po. Dalhin mo ako sa destakamento ni Tenyo. Ay, puto ka po to. Ako hindi ako pwede. Kung ganyan, wala na't lulas ang malubha akong karamdaman. Mabuti pa, Lucas, uminom na lang ako ng lason. Mabuting makalilibang mamamatay sa ganitong kalagayan. Aling Hulya, huwag naman yung papaganoon. Eh kung wala na pong mapag-iiwasan, alam niyo po ang magandang gawin dyan, ano eh? Ay ano? Ano po, ayaw sa pagdating ho ng araw ng kasal. At pagdating ho doon sa oras na tatanungin kayo ng pare kung mahal niyo si Miguel, sumagot po kayo ng pagkalakas-lakas na ano, ha? Na ano?
Sabihin niyo lang po ang totoo. Hindi po, pare! Maaari nga ang ganun. Ngunit si Inang, di pinatay ko sa dalamhati. Oo, kaya pinatay niya sa palo. Sasabihin ko lang ayoko, hihintayin ko pang oras ng kasal. Sabagay ho, ano? Eh, sa palagay niyo kaya, ano pong maitutulong ko? Diyos na ang bahala. Mamamatay maging asawang kinapopootan. Lucas, ako'y tutuloy na. Ay, aling Julia, baka humagawa natin ang paraan. Alam niyo, si... Monica! Ay! Ay, Lucas! Sa kapaparoon ba? Ay, sasalubugin ko po si aling Julia. Nambura po ako ni aling Juana. Eh, kung bakit ko daw iniwan si aling Julia? Ang bihira. Alam mo, si aling Julia kaalis lang. Eh, sasalubugin mo kagad. At sinabi mo, namura ka, Dino! Ni aling Juana po! Tingnan mo nga naman. Si aling Julia, oras na lang binibilang eh. Binabantayan pa maigi. Ay, ako po'y tutuloy na! Sandali lang, maaga pa. Eto ang masasabi ko sa'yo. Bago abutin ang pangungumpisan niya si aling Julia, ako! Siguradong panghal ka na sa kahihintay. Bakit po? Eh, kung makikita mo yung dami mga babae nung umumpisa, alam mo, mahihintakutan ka, nagbibilin. Ay, wala pang lalaki? Wala ni Isen. Alam mo kung bakit? Ay, hindi po. Dahil kami mga lalaki ay puros banal na lahat. At kung sakasakaling magkamali man kami magkasala, yan ay dahil sa kagagawa ninyo mga babae. Ay, dahil kayo mga babae naman ang nagpapasama sa aming mga lalaki. Siya nga po, kung ganun po, eh, dyan na lang kayo, baka kaya ay mahikayat ko sandali pa. Sandali lang po, sandali lang po. Ako naman talaga nagpapahikayat eh. Ay, salamat po, mahikayat na lang po kayo sa iba. Ikaw naman, binibigla mo ako eh. Maupo muna tayo. Basket store po. Monica. Mag-usap naman tayo. Mag-usap? Magpapahayag ka na naman ng pag-ibig, sabihin mo. Ano naman sa marong? Tunay naman ang pag-ibig ko sa'yo, di ba? Natunay, ikaw ang mahal hanggang libing aking buhay. Kung hindi mo giliw, pansin man lamang, paalam na o giliw at ako'y magpapakamatay. Masasawi man ako at ikaw ang siyang dahilan. Titiisin ko, di naramdamin kung ang may dulot ay ikaw. Aniwala ka, giliw ko, habang nabubuhay, ang tanging mahal ko'y tanging ikaw lamang. Tunay na tunay, ikaw ang mahal. Tunay kaya, o biro lang. Kung hindi mo giliw, pansin man lamang, ikaw na ang bahala sa akin ng pulo mo, taya. Masasawi man ako at ikaw ang siyang dahilan. Kung magtigil ka, nalalaman kong binibilog mo lang ang ulo ko. Maniwala ka, giliw ko, habang nabubuhay. Huwag kang sinungalin, ako'y hindi hangal. Kung masasawi man ako at ikaw ang siyang dahilan, titiisin ko, di naramdamin kung ang may dulot ay ikaw. Maniwala ka, giliw ko, habang nabubuhay, ang tanging mahal ko'y laging ikaw lamang. Kung masasawi man ako at ikaw ang siyang dahilan, titiisin ko, di naramdamin kung ang may dulot ay ikaw. Maniwala ka, giliw ko, habang nabubuhay, ang tanging mahal ko'y laging ikaw lamang. Sinibay na
ikakasal si Julia kay Miguel na butihin. Sa inyong nagagawin ay pagtatanggasalin. Ang awit ay marami, mapaitas na laki. Pagyabit na kami sa buhay papahagi. Tapot, di ba maasahan, baka sakaling umayaw pa si Julia. Ayaw pa si Julia. Mahiwing makikita. Makinig kay lahat ha, maraming binatang pagkakasal agad. Di na nagtatalong at nagsisiyasat. Baka ko'y may pusong namuka. Kaya karamihay, karatitara. Karatitara, wala nang ulat. Nagulat sa blog ang nakakatulat. Ang ulo'y di nakatagal sa pagkakoy nagbubuwal. Haling hagang binitiwan, ginawa pa tayong mangma. Iwag sa inyo. Napahano ka.
Julia, nariyan na si Pari Teban? Julia, nariyan na ang pari. Ano bang tagal ng salubungan na yan? Nariyan na si Paring Teban, ha? Masama ang kutob ng loob ko. Sabi ko na nga ba't ayoko ng pinsan-pinsan, eh. Julia, ano ba? Pagkasal ka mag-isa mo! Ang sama ng sagot nito. Aliwana, sabihin niyo po kay Julia, mga totoong tanghali na po't mag-aalas 12 na po yata. Julia, siya nga naman. Naghihintay si Padre Teban. Inang, si Tenyo po'y mamamatay na. Hindi po dapat iwan. Mamamatay na pala. Ginoong General, masama daw po ang lagay ni Kapitan Tenyo. Ginoong Mediko, abulihan mo nga Kapitan Tenyo at masama na yata ang lagay. Ginoong General, mabuti po kayo magpatawag na kinang pari na mapakumpisala na mamamatay. Naku, mamamatay na nga yata. Ginoo! Mangyaring tawagin mo po ang kurat na makapagumpisala, Kapitan Tenyong. At huwag ka magagalit, ha? Hindi po. Hindi po ako magagalit. Okay. Ako'y merong ipahayag sa inyo na isang malaking bagay. Ano po yun? Ako'y pakinggan. Ang Kapitan Tenyo, sa oras na ito'y lilipat na sa bayang tahimik. Kung kaya't siya ay may huling kahilingan, ipinagmamakaabo niya sa Juana at kay Ginoong Miguel
na yayamang siya mga matay na rin sa oras nito ay mangyari lamang na ipakasal sa kanya si Julia. Ipakasal si Julia kay Tenyo? At bakit? Anong dahil? Bakit? Dahil daw mga bata pa sila ay may salitaan na. May salitaan? Oo. Kaya't ngayon ang araw ng kanyang pagtupad ng naipangako. At yayamang siya ay mamatay na, hindi naman siguro maaaring maging kapinsalaan sa pag-iisang palad ni na Julia at ni Ginoong Miguel. Sapagkat sa oras na ito, si Julia ay mababalo na. Kayong mga sisagot. Halika nga rin ito, bata. Totoo bang kayo ni Tenyong ay may usapan na? Inang, ang taong nasa mahalagang oras ng kamatayan at malapit nang dumulog sa hukuman ng Diyos ay hindi magsasabi ng kabulaanan. Ah, totoo nga pala. Ninong anak, sukab na pamangkin! Inang! Hindi kita, anak! Inang minamahal, hingi ko'y patawad ang ipagkaloob sa pamangkin, anak. Si Tenyong po, ngayon sa Diyos haharap, mahal mong bendisyon sa kanya'y higawad. Mamamatay naman. Sa akin pong dibdib, ay hindi umuspong ang gawang maglilo sa inang nag-ampon. At di magsusukaw ng pinsan kong Tenyong ang ako'y ibigin sa habang panahon. Ngunit hindi ko namalayan. Dahil sa pagkabatay, kusa nang tumubo sa dalawang musmos, walang salang puso, ang pag-iibig at dalisay na suyo na sinasaklawan ng kaisa tanghibo. Banal na pag-ibig. Ang pagsinta niyang sa puso'y nakintal, nagmula sa udyok ng mahinhing asal. May tunay na tipang mag-iisang palad. Kailanmat mahangos sa kaalipinan. Ngunit, paano na si Miguel? Nga po, paano na po ako? Pinilit mo akong kay Miguel sumagot. Ako'y umayon. Huwag ka lang mapuot. Ang abang puso ko'y aking nilamukot. Nang hindi maturang sa inay tumutol. Masunuring anak. Tila po di dapat iliko ang hilig pagkat di mabuti ang pusong pinilit. Ang pag-aasawa ay hulog daw ng langit. Ang pag-ibig namay nungkal sa dibdib. Tindig na anak at si Tenyong ay lapitan. Miguel, po. Ikaw ang sumagot. Tatang, ano po ang pasya mo? Anak, ang taong malapit na mamatay ay hindi pinagkakaitan. Sa makatwid po eh, dapat na akong pumayag? Oo nga, anak ko. Eh, kung gayon po eh, balo ang mapapangasawa ko? Anong kailangan? Balo lamang sa turing. Pumapayag na po ako. Ginoong General, ikakasal daw po si Julia kay Kapitan Tenyong. Yan daw po ang hinihiling ng namamatay. Ako ang tatayong saksing lalaki. At kayo naman ang saksing babae. Paring Teban, kasalita rin pa niyo si Kapitan Tenyong. Opo, Ginoong General. Pedrito, sino, halika. Tanungin mo ang General kung sino magbabay na diretsos. General, ipinatatanong po ng amo kung sino magbabay ng diretsos. Diretsos! Mga adlibin na Friday! Hindi na kayo makaganap na anumang tukulit kundi diretsos! Nalahian na kayo ng sugapan Friday! Pati ang kanilang kasakimanin ni Namlada! Kasalim na sila at ako magbabayad! Opo, Ginoong General. Kung taka kasi napakatako ng hamong eh. Kapag nagmimit ay inuubos ang alak, di na ako tinitirhan. Kaya ka na mura, tanong ka pa ng tanong eh. Tumigil ka na. Paano hindi ko siya tatanayin kung sino magbabayad ng diretsos? Ay sa mamamatay na itong kakasalin ko. Talagang napakalapastangan ng mga tao ngayon, oo. Hindi marunong gumana sa mga panik na tulad ko. Dahil sa ginawa niya ang pagkamura sa akin, ex-kumulgado na siya. Ex-kumulgado ka! Ikaw talaga! Ang dami mong pagkuti-kuti! Dali na, kasalib na sila! Ikakasal na nga po. Ipuro ko diretsos eh! Julia, Kapitan Tenyo, sa araw na ito, kayo ikakasal ko.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen, kasal na kayo. Ako'y nakatupad na sa aking pangako. Magbangon ka na, Kapitan Tenyong! Walang sugat? Walang sugat? Sa tumpay ng pagsinta, mag-uha!